Gandang gabi po sa ating lahat. Ba't ganun? Nakabahan po ako. Panalangin po ay isang makapangyarihan o pinakamakapangyarihan sa makapangyarihang lakas sa ating paligid. And prayer is a blessing. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, hallelujah. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit na walang alam. Kami po ay umaasa lamang sa inyo, Panginoon. Sa kabila ng walang alam, patuloy po kaming lalapit sa inyo. Kayo po ang mangusap sa amin ngayon. Payapain niyo po, Panginoon, ang nakakabagabag sa amin upang ikaw po, Panginoon, aming papurihan sa gabing ito. Use your servant as your footstool. Lift up only your name. Bless your church. In Jesus' name we pray. Amen. Uy. Ang pagbabatayan po ng aking mensahe sa gabing ito ay Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So, sabi po, God gave dominion to a man. So, ano ho ba itong dominion? Ito po yung ruling or controlling power. Ibig sabihin po, ito po yung kapangyarihan. So, bigyan ko po kayo ng illustration tungkol dito sa dominion. Suppose po, I own a shoe factory. So, I decided na i-turn over ko ang shoe factory kay Rosemary Famero. Siya po yung alam ko na magaling sa business. So, sasabihin ko, Rosemary Famero, ikaw na ang mamahala ng aking shoe factory. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Magtanggal ka ng tao, maglagay ka ng ibang tao. Gumawa ka ng sapatos para sa bata lang, para sa mga babae lang, o para sa mga kalalakihan. Ibenta mo siya ng online, o kumuha ka ng pwesto. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan doon sa iti-turn over ko sa iyong factory. Ganun po yun. So, God is the owner of this earth. But God has given the dominion sa atin, sa mga tao. Kaya lang po, nawala po yung dominion yun sa tao. Kasi po, nagkaroon po ng kasalanan ang tao. And being slave of sin, nawala po yung karapatan ng kanyang kapangyarihan para mamahala. Pero, Jesus came as a man, suffered, died on the cross, and rose again. So, sabi po sa Colossians chapter 2, verse 14 to 15, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati na mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Verse 15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Ang mga ito ay para mga bihag sa kanyang ipinarada sa madla bilang katarungan ng kanyang
tatagumpay. Sinabi rin sa Mateo 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya, this victory and dominion that Jesus won on the cross is given to every believer. Ang lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng bagay na nakapaligid sa Kanya. Because Jesus lived in His heart, dahil nasa puso ng bawat mananampalataya si Jesus. Sabi nga po sa Sabi nga po sa Efeso 3:17, nawa manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat ay pagiging matatag sa pag-ibig. So, how do believer exercise the dominion, yung kapangyarihan? Paano ang mga believers i-exercise niya yung kapangyarihan? Man exercise the dominion through prayers. Yan po. Ina-apply po natin ang kapangyarihan ng what Jesus won on the cross sa panalangin. At pinapatupad niya ang kalooban ng Diyos sa ating mundo. Sino po ba yung ating mundo? Yung ating pong mundo, yung mga nasa paligid po natin, katulad ng ating pamilya, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at sino pong tao, sitwasyon na nilagay ng Panginoon. So, ito po yung example ng exercising dominion through prayers. Example po yung si Moses. Yun po yung makikita natin sa Exodus 17, verse 8 to 14. Yan po yung sinugod ng mga Amalek, ang mga Israelitas. At nagkaroon ng digmaan. So sabi ni Moses, Joshua, kumuha ka ng mga kalalakihan dyan sa Israelitas at lumabang kayo sa mga taga-Amalek. So, ganun po yung ginawa ni Joshua, kumuha siya ng mga kalalakihan at nakipaglaban sa Amalek. So, si Moses, Aaron, at si Hur ay umakyat sa burol. Habang itinataas ni Moses ang kanyang rod, baton o pamalo, nananalo po ang mga Israelitas. At kapag ito po ay binababa, ay natatalo ang mga Israelitas, nananalo ang mga Amalek. So, dahil nakita po ni Lahore at ni Aaron na nabibigat at nahihirapan si Moses, kung kinumuha sila ng bato para paupuin doon si Moses, at hinawakan nila, tinulungan nila si Moses na hawakan ng kamay, itaas hanggang sa gabi ay nakataas ang mga kamay. So dahil dito sa ginawa ni Aaron at ni Hur, nanalo po, nagwagi po si Joshua sa pakikipagdigmaan sa mga Amalek. Ano ba ang ginawa ni Moses habang nakataas ang kanyang kamay? Yan po. Ano po ang ginawa ni Moses habang nakataas ang kamay? Si Moses po ay nananalangin. Hindi lang po yung nakataas yung kanyang kamay, habang nakataas po yung kanyang kamay, si Moses po ay nananalangin. So, habang nananalangin at nakataas ang kanyang kamay,
nanalo po ang Israel, Israelitas. So nagkaroon po ng connection between praying and winning. So nakita ng mga companion ni Moses na nananalangin, narinig nila na nananalangin si Moses. So ginawa rin po ni Aaron at ni Hur ay nanalangin din po sila. Sinabayan po nila ang ginagawang panalangin ni Moses. So sila pong tatlo ay nanalangin. Nagkaroon po ng prayer meeting doon po sa tuktok ng burol. So, ano po yung result ng prayer? Nanalo po sila sa digmaan. Same with us. Sila po, tatlo lang silang nanalangin. Nanalo ang mga Israelita sa Amalek. Same with us. Tayo po, ilan po tayong mananalangin para ma-defeat natin ng huge amount ng kailangan ng church nito. Ang dami. Amen po ba? Ang dami. Ang dami po tayong mananalangin. And that huge amount na kailangan natin dito sa sambahang ito ay pagwawagian po natin. The unity in prayers. Importante po yung unity ng prayers. Sila, tatlo lang po sila. Nagpe-prayer meeting doon sa burol. Pero nanalo, tayo pa ho ba kaya na ang dami natin? So we need also the unity in prayers doon sa mga tao na humahayo. Hindi po madaling humayo, hindi po madaling mag-share ng Word of God, hindi po madali na mag-invite, hindi po madali. We need also unity in prayers na makapag-invite tayo ng soul. Napakahirap po mag-invite ng soul. So we need prayers. The unity of prayers doon sa mga mahihina, kailangan po natin yun. Kasi ang sama-samang panalangin, merong connection sa katagumpayan. Yan po yung prayer connect winning. So ano pa ho ba yung matututunan natin dito sa pagtaas ng kamay ni Moses? Una po, upang palakasin ang mga mananampalataya. Bakit po inisip ni Moses doon siya sa burol na tumayo? Bakit hindi po doon lang din? Pwede naman doon lang din siya, di ba? Bakit doon po sa burol? Alam niyo po kasi, para makita siya ng mga nila Joshua na nakakapagpalakas sa kanila. Nakikita nila na meron silang leader na tumutulong din sa kanila. Hindi sila pinababayaan. Same with us. Kung alam po natin na ang Kapanginoon, power ng Panginoon nasa atin, ito po yung nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito po yung lumalakas yung faith natin. Kahapon po sa care group namin, nakikinig lang po ako doon sa mga sharing ng mga kausap ko. Ang sabi nung isa, ako pag may problema ako talagang pinagpe-pray ko lang, alam ko po sasagutin ako ng Panginoon eh. Andun po yung faith nila. Alam po nila na sasagutin sila ng Panginoon. Alam po nila ang sagot is magiging maganda. May isa, ako hindi ko na nga iniisip yung bukas, kung ano lulutuin ko eh. Sigurado may lulutuin ako eh. Yan po yung mga sharing. Kasi dati umiinit ang ulo ko eh. Wala na akong hawak na pera, wala pa, hindi ko pa alam kung ano iisipin ko. Pero sila, hindi na po yun ang iniisip nila. Ang iniisip nila, alam nila, magkakaroon sila lulutuin. Yan po yung ibig sabihin ng strengthen ng pananampalataya. Ano pa ho ba yung matututunan natin din sa pagtaas ng kamay ni Moses? Ito po, di ba, nakita natin, napagod si Moses. Napagod si Moses, di ba? Binigyan ng upuan, hinawakan ng kamay. Tayo rin po, sa mga ministry po natin, ang hirap po mag-isa. Kailangan po natin ng suporta sa ministry. Kaya po ako, very thankful po ako sa Panginoon eh. Binigyan po ako ng apat na
kasama sa paideya, sa mga kids sa paideya namin. Apat po, yung isa po naka-on leave. Nag-on leave po yung isa, pero siguro soon babalik na po siya. Ito pong tatlong to, napakasipag eh. Sila po yung nauuna dito sa church, sila po yung merong magtatanong yung isa, sino dito hindi marunong magbasa? Hihilahin talaga eh, para turuan eh. Yung isa, check ng check, yung isa, taga-saway. Napakasarap po sa ministry natin, meron tayong katulong. Hindi po natin pwedeng o kayanin solohin. Yung humahayo, pag humayo ka ng dalawa, kaya po ba yun? Hindi po eh. So, isipin niyo po, kung ni-refuse po ni Moses yung tulong na binibigay sa kanya ni Aaron at saka ni Hur, ano ho kaya mangyayari sa mga Israelitas? Matatalo po. So, importante po, may support po tayo sa ministry. Lalo na po pag tayo ay bumabata. So, why God asked Moses to do the work? So, bakit po? So, alam na po natin kung bakit nasa burol si Moses. So, bakit po binigay kay Moses yung trabaho na itaas ang kanyang kamay para manalo, pag binaba, matatalo? Bakit po? Because God already gave Moses the authority. Yun pong hawak ni Moses. Yan na po yung authority ni Moses para makapanalangin. And then, paano po ito pinatupad ni Moses para lubusang matalo yung mga kanilang kalaban? By prayers. Yan po. So, to summarize, God gave dominion to man. Nagkasala po ang tao, nawala po yung kapangyarihan para siya yung mamahala. Pero hindi ho pumayag ang ating Panginoon. Jesus came as a man, suffered, died on the cross. So, the victory and dominion that Jesus won on the cross is given to every believer. Man exercised the dominion through prayers. Prayer connect winning. May katagumpayan po tayo sa panalangin. Prayer bolster our faith and encourage our fearful heart. Bolster po yung pinakapal, pinatibay yung ating pananampalataya, encourage yung mga, minsan may takot po tayo sa puso natin eh. So, believer exercises the God-given dominion by prayer. When the believer prays, he enforces God's will over his word. So, to grow in our spiritual life, we need to practice spiritual discipline. So, ano-ano ho ba itong spiritual discipline? Ito po yung prayer, fasting, giving, Bible reading, fellowship, attending care group, at etc. Of all the spiritual discipline, prayer is the most central because it is intimate. So, ano po ba yun? Ibig sabihin po yun, ito po yung bagay na mas mapapalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Ito po yung pakikipag-usap natin sa Kanya. And nawawala. And we pray by faith and not by feelings, because the dominion is already with us. Nasa atin na po yun. Amen. So, let us pray. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ibinigay ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa karapatang manalangin ayon sa iyong kalooban. Kayo po, Panginoon, ang dahilan ng katagumpayan namin.
Sa inyo po nagmula ang aming lakas at talino. Manatili nawa sa isip at puso namin ang mga mahalagang aral na itinuturo mo sa amin. Kaya ibinabalik po namin ito sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Muli salamat po sa patuloy na paggabay sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.